Hello guys, this is Annie Ulala. Welcome to my channel. Ang video nito ay ating tatalakayin ang hydroquinone at kung ano ang mga dapat at hindi nyo dapat gawin patungkol dito. Hydroquinone nasa tamang paggamit upang di maranasan ng iyong balat ang ganitong kondisyon. Tatalakayin sa video ito. Ang hydroquinone po ay isang gamot o chemical na pampaputi o nagpapalighten ng mga dark spot natin sa ating mukha o kung ano man yung meron tayong mancha na nagkaroon tayo sa mukha natin. Ito po ay ginagamit pampaputi sa ahit na ano kasi po ito ay bleaching chemical po ito, bleaching cream po na mabibili nyo lang po siya sa mga pharmacies po. Pwede po siya mabili over the counter. At meron po tayong tips na dapat nyo hong sundin o dapat gawin. Ano? May do's and don't po ito na dapat nyo gawin. Katulad po ng 6 na tip na bibigay ko po sa inyo. Ang unang tip na bibigay ko po ay yung kung paano nyo po i-apply ang hydroquinone. Ang hydroquinone po usually ni-describe po siya ng twice a day, morning and evening. Pero mas effective po siya. Mas merong mga doktor na nagsasabi mas maayos siyang gamitin sa gabi. So, walang araw, wala kahit na ano. So, mas effective gamitin ang hydroquinone sa gabi at manipis lang po ang ilalagay mo. Kung saan lang po may effective area, doon nyo lang po ilagay ang isang hydroquinone kasi bleaching siya, so nakakaputi. So, mas yun po ang kung siya ilalagay sa hindi naman siya dark spot mo. Kung siya ilalagay sa mamumuti lang po yung balat natin. So, paggamit po nito, yung pagkahilamos, yung pagkaligo natin, tapos nilinis na po natin yung ating mukha, saka natin at patuyuin muna natin siya, no? Saka natin gamitin ang hydroquinone. So, manipis lang. So, after nang ilagay na siya sa affected area, i-stay nyo muna siya o let it absorb ng skin ninyo yung hydroquinone for about 10 to 20 minutes po ako. Kung saan matutuyo siya, kung kita mo na siya na wala na yung cream sa loob o sa pinaglagay nyo ng area na yon, so pwede na kayo maglagay ng kahit na anong gusto nyong ilagay na pulbo or makeup na kung lalabas po kayo. So, unahin muna ang hydroquinone. At tip number 2, so sa paggamit po natin ng hydroquinone, meron po tayong mga chemical na hindi pwedeng ipagsama sa hydroquinone. Ang katulad po ng mga peroxide product, katulad ng benzoyl peroxide at hydrogen peroxide. Yung mga product na yan ay hindi nyo pwedeng isasama sa isang hydroquinone. Pag sumama po silang dalawa, nagkakaroon po lalo ng pangingitim ang ating mga pekas. So, noon po tayo magtataka, bakit hindi naman ako gumagaling? Yung pala, ang ginagamit nyo, meron po pala kayo na ilalagay na peroxide product, which is, hindi pala siya pwedeng ipagsama sa isang hydroquinone. So, tanggalin nyo muna. Mamili po kayo kung alin sa dalawa ang gagamitin nyo. Isang peroxide ba o isang hydroquinone. So, kung gusto nyo gumamit ng hydroquinone muna. Saka nyo na gamitin ang peroxide product. So, ganun na po. Kung gusto nyo gumamit ng peroxide, alisin nyo muna ang isang hydroquinone. Mamimili lang po, pero hindi po sila pwedeng pagsabayin. Yung tip number 3, ano pa ba yung hindi pwede mong ipagsasama sa isang hydroquinone? Eh, yun yung mga AHA product. Yung alpha hydroxy acid. No? Alpha hydroxy acid. Yun yung mga nakikita nyo sa paggagamot ng mga acne. Maraming bumibili niyan, no? May brilliant nga niyan, brilliant AHA. So, ang daming bumibili niyan para sa mga tigyawat. So, kung gumagamit po kayo ng hydroquinone, tapos gagamit kayo ng AHA, magkakaroon po ng irritation yung skin natin. Pwedeng magkaroon palalo tayo ng tigyawat, or humula po yung skin natin, o mga tipo tayo. So, hindi talaga pala sila pwedeng pagsamahin. So, pag-iwalayin nyo lang. Huwag sila pagsamahin. May revolution nangyayari sa kanila.
So, doon na ho kayo mag-iisip kung ano yung pang gusto nyong unahin. Gawin, anong gusto nyong gamitin, yung AHA o yung hydroquinone. So, yung tip number 4 po natin. Ano ho ba yun? Yung paggamit natin ng sunscreen. Huwag na huwag po natin kalilimutan yung paggamit ng sunscreen po. Lalo na't lumalabas po tayo ng madalas. Every 2 hours po ang paggamit ng sunscreen hanggat maaari kung talagang lagi po tayo lumalabas. At SPF 30 higher po. Mas mataas, mas maganda. Kung meron pang mataas pa sa 90 SPF, kung kaya ng budget nyo, bilhin nyo na lang. At kung ano lang yung kaya ng budget nyo, as per, hanggat maaari, meron kayong sunscreen na isusuot o ilalagay sa skin ninyo to protect it. Napaproteksyonan po yung paglagay nyo ng hydroquinone para sa araw na pahaharapin ninyo at kung nagluluto po kayo sa kitchen kasi bawal din po to sa naiinitan. So, yung aarawan, naiinitan, o yung mga blue light na yan. So, kailangan nyo po ng sunscreen. Every day po yan. Huwag nyo po yung kalilimutan. So, ano pa ba yung tip na pwede nyong malaman sa video ito? Yung tip number 5. Ano ba yung tip number 5 na yan? Yung tip number 5 po, eh yung may irritation naman talaga ang isang hydroquinone, yung pangangate. Normal naman po yun. So, kung iba na klase yung pangangate, parang sobra na siya, kung talagang naiiritable na kayo, stop nyo na muna yung paggamit ng hydroquinone. So, paaring hindi siya pwede sa skin nyo, sa skin type niyo. Although, ang hydroquinone ay pwede po siya sa lahat ng skin type. Depende lang po kung gaano po tayo ka-sensitive, no? So, i-stop nyo lang po siya at maghanap po pa kayo ng isang product na pwede nyong gamitin para sa inyong sakit sa balat o sa dark spot ninyo. At ang ating pang-anim na tip, ano ba yung pang-anim na tip na yan na huwag nyong kalilimutan at importante po ito. Katulad po ng tip number, katulad po, ikarugtong po ito ng tip number 1. So, ito ay ang tip number 6, ang paggamit ng hydroquinone ay hindi po kailangan ng matagalan. So, ginagamit lang po ito ng mga 4 to 5 months lang po. 4 to 5 months po yan. So, hindi niya pwedeng gamitin. Yung ibang 4 months lang ang sabi nila eh. Pero meron naman nagsabi until 5 months. So, kung nakikita ninyo na, o huwag nyo nang hintayin siguro yung mga 4 months or 6 months na yan, or 5 months na yan, kung talaga nakikita nyo na hindi na gumagaling yung pekas ninyo, bagkus ay umiitim pa siya, stop it for a while. Stop it at once. Kasi ito po yung pwedeng mangyari sa inyo. 4 to 5 months lang po ang paggamit ng hydroquinone kung ito'y tuloy-tuloy nyo pong ginagamit. At kailangan nyo pong magpahinga ng 2 to 3 months bago nyo po ulit gumamit ng mga hydroquinone product. Sapagkat kapag ito po ay tinuloy-tuloy ninyo, ito po ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon na po kayo ng papules sa inyong mga balat at magkakaroon pa rin ito ng mga red bumps. Makati na po yan, no? Namumula na po ang inyong mga acne. And mas malala po, magkakaroon na rin ang pangungulay ng blue-black pigmentation. No? Naghahalo na yung blue at saka black sa inyong katawan, sa inyong balat. Ganyan yung mangyayari sa atin kapag napatagal po ang paggamit natin ng hydroquinone. Ito po ay nagkakaroon na exogenous achronosis o nagkakaroon po tayo ng blue dark pigmentation o blue black pigmentation o yung merong pang tinatawag na red bumps. Nakikita niyo dun sa pictures na pinakita ko kanina. Ganun po yung mangyayari kapag napatagal po yung gamit natin. So, dahil kagustuhan natin na gumaling ito, kagustuhan natin na mawala ito, imbes na mawala, lalo siyang nadagdagan. Kasi yung hydroquinone, hindi po ito pang matagalan. At mayroon pang isang tip na nakalimutan ko, no? Bawal din po ito sa mga friction. Kasi, di ba, mainit? Yung friction means pag naliligo po tayong gagamit ng mga towel. Just only your hand, gently touch your skin. Pag po yung sobrang kuskos, nangingitim po yan eh. Naranasan ko na po yan dun sa legs ko, nalagyan ko siya ng
ng hydroquinone dati. Tapos, sa sobrang excited ko na dahil nagbabalat siya, ginamit ako ng towel at kinuskus ko siya para magbalat na ng tuluyan. Pero ang nangyari ho, lalo siyang nangitim. So, hindi ko siya nakatulong. Mas lalong umitim. So, huwag po tayong excited, no? Kung nagbabalat siya, let it be. Hayaan mo siyang magbalat. Huwag niyo siyang tutuklapin. O huwag niyo siyang kukuskusan ng kahit na anong towel o kuskusin ng yung balat ng sobra-sobra. Gently touch your skin. Gently touch your face while maghihilamos pa yo o maliligo tayo. Gentle lang po ang paghawak sa skin natin, lalo na meron na po tayong problema sa skin natin katulad na melasma o dark spot. Ganyan po yung dapat natin sundan, no? Makinig lang po tayo sa mga video katulad nito na kapupulutan po natin ng aral at manood po tayo sa mga doktor na magbibigay sa atin ng mga advices, no? Ang video po ito ay isang educational at informative, pero hindi po ito substitute for professional medical advice. So, kung talagang sensitive ang skin niyo at hindi kayo pwedeng gumamit sa mga kung ano-ano, punta po tayo sa doktor na mas alam nila kung ano yung gamot na ibibigay sa inyo. Kasi alam nila yung skin type ninyo, yung babagay sa inyo. At mayroon din mga tao din na kapag nagpa-check up, hindi na bumabalik, no? Hindi na uli siguro dahil hindi naman, may mga tendency talaga na wala tayong budget. Kaya kung manonood na lang po kayo ng mga video, ang binigay sa inyo ng doktor ay hydroquinone, huwag nyo po siyang tagalan, ha? Hanggang 5 months lang po siya, hanggang 4 months lang siya. Hanggat maaari, hanggang doon lang po kayo. Magpapahinga po yung skin niyo at pagka makapagpahinga na siya, 2 to 3 months po bago kayo mag-resume uli at bago kayo bumalik uli sa paggamit ng hydroquinone. Ganun po ka-sensitive ang hydroquinone at makinig po kayo sa kung ano ang ina-advise po sa inyo. 2 to 3 months bago po kayo bumalik sa paggamit ng hydroquinone. And that's it guys, sana nakatulong itong video na ito at please do like and share and click the notification bell para may notification po kayo kapag mayroon po akong bagong videos na ina-upload. At sa next video ko po, itatalakay ko po yung another na gamot ng para sa dark spot katulad ng kojic acid. So, see you on my next vlog. Thank you so much and God bless everyone.